Heto na po guys yung ating propagation area. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, so ito na guys yung ating propagation area. Ayan at medyo marami po yung napropagate natin ngayon. This month lang po, ayan guys yung ating mga napropagate. Isang tray po yan na kinuha ko po dun sa ating mga mother plant na Haworthia. Naisipan ko kasing magpropagate kasi ang dami na po nilang babies. So ayan guys yung mga baby ng ating Haworthia and aloes. Ayan, ang bilis lang po nilang lumaki guys. So ayan at medyo okay naman po sila. So ngayon po ay meron pa pong bagyo dito sa ating location and then ayan at nagpropagate po ako ng ating mga halaman guys kasi ayan at para maparami natin sila kaysa unti-unti po silang mawala. So ayan guys yung ating aloe pepe, ayan meron na po siyang flower. So nauna pa pong nagbigay ng flower yung baby sa sa mother plant. And then yung ating zebra, ayan medyo malalaki na sila guys. Ayan, ang bilis lang palang lumaki nitong ating mga Haworthia, ayan. And then hindi ko po sila na water ng ilang weeks kasi medyo maulan pa po dito sa ating location. And then ayan guys, itatry ko pong tanggalin itong ating owl's claw kung meron na pong ugat. Ayan yung ating, so ito guys yung ugat ng ating owl's claw. Meron na po akong nakitang bagong ugat. So ayan guys, madali lang po talaga silang mabuhay. So, wag lang po natin silang i-overwater. Ayan, hindi na po ako nagdidilig nito guys kasi medyo makulim din pa po dito sa ating location and then maambunan po. Meron po kasing paparating pa na ulan, na bagyo. So, ayan at less water muna tayo dito sa ating mga halaman para hindi po sila ma-overwater. So, heto guys yung mga napropagate ko din last week. So, ayan na sila. Ayan, nilagyan ko po ng rizal guys para hindi po masyadong moist yung ating soil. So, heto guys yung ating, ayan, ang bilis magsilakihan yung ating mga succulent pag makulimlim or walang masyadong araw. So hindi lang sila colorful tingnan kasi ayan guys na sila habaan at saka nawala talaga yung kulay ng ating mga succulent. So okay lang yan guys basta stable sila at hindi po sila magka stem rot. Ayan, okay lang po yan. And then, yung ating mga aloes, guys, ayan, medyo, nakainom na sila ng water. Ayan, at medyo lumaki yung kanilang mga dahon. Ayan, at yung ating choco soldier, ayan, guys, stable na po siya kasi, ang ganda na po ng tindig ng ating choco soldier and then yung ating RC. Ayan, pinapastable ko pa sila dito na area. At pag medyo okay na yung ating halaman guys, ay saka ko sila i-expose sa sunlight. So, ayan. At okay naman po sila. Medyo marami lang yung, yung mga dry leaves. Ayan, yung ating, parang agaboids or nakalimutan ko yung isang ID. So ito na guys yung ating mga iba pang na-propagate na succulent. So ayan, na-propagate din po ako ng ating yung crocodile. Ayan. Ayan sila guys. Medyo dumami yung ating mga na-propagate na Haworthia and then yung aloe, agave, meron kasi tayong Victoria. Ayan. Ang bilis niya pong dumami at saka yan nakapropagate po tayo ng Queen Victoria. And then guys, ito yung ating mga cuttings. Ayan, meron na po silang ugat. Pinapaugat ko po sila dito.
para pag naitanim natin sila ay stable na po yung ating plant. So, ayan, okay lang po yan guys. Mga ano na sila, 3 weeks na ata sila. Ayan, at meron na pong roots yung ating mga cuttings. Ito guys, kahapon ko lang to nakuha. So, ayan na sila guys, yung ating mga cactus. Ayan, medyo stable na po yung ating mga halaman dyan. So, ayan po yung update sa ating mga Haworthia dito sa ating propagation area. Thanks for watching!